Kim Chu, isang kilalang aktres at personalidad sa telebisyon, ay kamakailan ay naging sentro ng usapan dahil sa kanyang reaksyon sa isang tanong tungkol sa kanyang dating kasintahan na si Sian Lim. Sa episode ng It's Showtime na ipinalabas noong August 21, lumabas ang isang insidente na agad na nakakuha ng pansin ng publiko at ng media. Sa partikular na segment ng programa na tinatawag na Showing Bulilit, kung saan ang mga bata ang pangunahing nagsasagawa ng mga laro at pagtatanghal, lumitaw ang isang tanong na tila hindi komportable para kay Kim. Sa segment na ito, bahagi ng laro ay ang pagsagot sa mga tanong na may kinalaman sa pelikula o telebisyon. Isa sa mga tanong ay tungkol sa pamagat ng pelikulang pinagbidahan ni Mateo Gedicelli at ni Sian Lim, na dating kasintahan ni Kim Chu. Ang tanong na ito ay tila nagdulot ng discomfort sa aktres na kilala sa kanyang pagiging pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa pagkakataong iyon, matapos ang pagtatanghal ng mga batang contestants, ang mga host ng It's Showtime ay nagbigay ng pagkakataon kay Kim Chu na sagutin ang tanong na iyon. Gayunpaman, sa halip na sumagot, si Kim ay tila nagpakita ng kakulangan ng interes sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa tanong. Sa halip, siya ay nagbigay lamang ng maikli at tahimik na tugon sa pamamagitan ng paghampas sa buzzer table, isang kilos na nagpapakita ng kanyang pagnanais na iwasan ang paksa. Ang reaksyong ito ni Kim ay agad na napansin ng mga manonood at ng media. Ang ganitong pag-uugali ay nagbigay daan sa maraming spekulasyon at interpretasyon mula sa publiko. May mga nagsasabi na ang pagkilos ni Kim ay indikasyon ng kanyang personal na desisyon na iwasan ang anumang pag-uusap na may kinalaman sa kanyang ex-boyfriend. Ang kanyang desisyon na huwag sagutin ang tanong ay maaaring isang paraan upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga hindi kanais-nais na paksa o simpleng pagnanais na manatiling pribado. Minsan, sa mundo ng showbiz, ang personal na buhay ng mga celebrities ay hindi maiiwasang maging paksa ng publiko at media. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng mas maraming pag-uusap at pagsusuri mula sa mga tagahanga at eksperto. Ang bawat aksyon ng isang kilalang tao, tulad ni Kim Chu, ay maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon at interpretasyon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iwas sa sagutin ng tanong ay tila naging isang pahayag sa kanyang bahagi na ayaw niyang pag-usapan ng anumang bagay na may kinalaman sa kanyang nakaraan, lalo na sa kanyang dating kasintahan. Sa kabila ng kanyang desisyon na iwasan ng paksa, ang publiko at media ay patuloy na nag-uusisa at nagbibigay ng pansin sa mga detalye ng kanyang personal na buhay. Ito ay isang bahagi ng buhay ng mga kilalang personalidad na hindi maiiwasan at kadalasang nagiging sanhi ng mas malalim na pagtingin sa kanilang mga desisyon at aksyon. Ang bawat hakbang ni Kim Chu sa mga pampublikong okasyon ay sinusubaybayan at ang mga ganitong insidente ay patunay lamang ng kung paano ang media at publiko ay patuloy na interesado sa mga aspeto ng buhay ng mga sikat na personalidad. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagbigay sa atin ng isang pagtingin sa kung paano ang mga artista, tulad ni Kim Chu, ay maaaring pumili na iwasan ang mga paksa na maaaring magdulot sa kanila ng discomfort. Ang kanyang pag-iwas sa sagutin ng tanong ay maaaring magsilbing halimbawa ng pagnanais ng isang tao na protektahan ang kanilang personal na espasyo mula sa mga pag-uusisa ng iba. Ito rin ay nagpapakita na sa kabila ng pagiging bukas sa publiko, may mga aspeto pa rin ng kanilang buhay na nais nilang panatilihin na pribado. Ano ang sa inyo sa balitang ito?